lo completo. So yun na, pagkakita ito ng mga tao para mag-resign yung mga yun sa hiya. So, anyway, break muna tayo from the regular programming kasi madaming nagpapa-shoutout na hindi ko malagay sa mga susunod na Learn from the Best series kasi seryoso yun eh. So, medyo light muna tayo today. So, yun, inaayos ko pa kasi yung next vlog ko regarding performance reviews. Kasi nga, pwedeng makatulong sa mga employees ko ngayon or pwedeng gamitin ng jutsu against me since alam na nila yung secret. So, I would like to do a couple of shoutouts. So, sa first shoutout ko kay Mr. Big Time, si Eddie Rodriguez. Kung big time lang naman ang pag-uusapan eh, wala nang mas big time pa kay Mr. Eddie. Tingnan mo, t-shirt pa lang eh, big time na. So, yun. And next is syempre public service na if you're looking for loans, ito makakatulong sa inyo si Ms. LV Sabater. So, kahit up to 2 million. So, reach out to her yung sa number on her below and email. So, if you're looking for loans. And so, kung nabigyan ka din sa video ko, yun, syempre, kami mga managers, madalas nga, sinasabi nila, good lang kami dahil kami nagpapapizza, kami nagpapadonut, before the pandemic, of course, syempre, pero once, di naman dumaan din kami sa pagkabata, so, I wanted to have a little fun, and this segment is about fun, so, yun nga, this is what I call five things. So, for this initial segment, basically, ito yung five things na developers say na may double meaning pagdating sa work. Pero syempre, tulungan nyo naman ako eh, mag-subscribe naman kayo and share the video. So, mahihirap mag-hard. Pero anyway, sige, let's start. So, yun. So five things na developers say na may double meaning. So, yun. Number one is yung mabilis lang yan. So, madaming project managers na ang nagoyo netong statement na to. Kasi ibig sabihin nito eh, pwede naman talagang mabilis lang na may isang flag lang na sa database pabaguhin, 1 minute to change, so mabilis lang. Pero minsan, ang ibig sabihin din nito is yung mabilis lang ay 1 week niyang gagawin. So, kailangan tanungin mo sila kung ano ba yung definition nila ng mabilis lang. Kasi nga, pagbabasehan ng time, talagang double meaning ito. So, yun. Siyempre, ang kakombination na itong mabilis lang, nako, mahirap yan. So, itong jutsu ng mga developers na ito is unstoppable to. Kasi pagdating sa padding ng schedule, kasi pwede naman talagang sobrang hirap ng change na madaming babagoy, maraming components na aayusin. Pero, yun nga, if they're being honest. Pero siyempre, minsan, isang variable lang naman talagang babagoy nila and 1 minute to change. So, madaming managers talaga ang pinakakaba nitong statement na to. So, yung number 3 na developers say na may double meaning is yung okay na, tapos na. So, ito, nakakatakot ng statement na to pagdating sa mga developers kasi pwede man, wow, grabe, tapos na talaga. And pwede rin na out of 10 tickets, isa lang talaga yung natapos niya. So, dito yung mga managers kailangan same page kayo sa tinatawag natin na definition of done. So, okay. So, yung number 4 na developers say na may double meaning is yung it works. So, dito madalas ang nabibiktima yung mga QA. So, shoutout sa QA dyan. Siyempre, pag tinitest nila sa QA environment, hindi naman talaga gumagana. Pero talaga napapakamot sila ng ulo eh. Kasi naman, itong sa statement na to na it works, may kasunod to na it works on my machine. So, yun nga, double meaning talaga yan. Okay, so yung last, ito yung very famous na okay. So, ito yung kapag tinatanong mo sila na are they happy with the work? Siyempre, sasagot nila generally if they're being honest, happy naman sila, natcha-challenge sila, they like the work that they're doing. So, yung other meaning naman nito is, naku,
nakapag-send na yung resume or nakapag-sign na yan ng offer sa ibang company. So, yun, wag ako. So, yun, madami na rin managers ang nabiktima na itong statement na to. So, yun, talagang may double meaning yung I'm okay na yan. Yun, so, there you have it. Yung five things na developers say na may double meaning pagdating sa work. So, sana nag-enjoy kayo. Thank you, and kung meron kayong gustong ipa-dare sa akin na TikTok phrase, pwede ko naman gawin dito sa 5 things segment ko. Okay, basta wag lang yung throw it back kasi sakit sa likod yun eh. So yun, support nyo naman ako by sharing my videos, and yun, create ka na ng YouTube account and subscribe ka na. So yun, thank you once again and see you on the next video.